Sikat sa social media ang mag-inang Leonida at Lester Aguinaldo dahil na rin sa makulit nilang relasyon sa isa't isa. Pero bago maging full-time content creator, isang mabigat na desisyon ang kailangang pagdaanan ni Lester. Ito ay ang iwan ang kanyang titulo bilang lisensyadong arkitekto. Hinanda akong mga regalo, pwede mo nang buksan ng iyong mga mata. Tangil, baso. Parang ano to? Sabihin mo, Wakanda forever. Ano? Wakanda forever. Wakanda forever. Tapos, sabay higa. Anong higa? Umiga ka, wala ka bang tiwala sa apo mo? Prank at kulitan ang hatid na good vibes ng mag-inang content creators na sina Lester Aguinaldo Abion at kanyang ina na si Leonida sa kanilang vlogs na The Aguinaldos. At syempre, join na rin ako sa bagong pakulo ng aking mga tukayo. Magkwento ka na lang muna ng magandang memory na naaalala mo kay Lola. Ah, mabait yung biyan ako. Napakabait. Mapagmahal. Walang sinisino. Napakabuting tao na biyan ako. Atas, at hirap... Tingnan niyo, ang nangyari sa akin. May manugang ako. Ang ganda pala, ang no? Gumaganda pala pag may manugang. Hay! Hay na! Si Ma'am Bernadette, si Bravo na lang ano. Graduate ng kursong Bachelor of Science in Architecture si Lester noong 2016. Nag-architect po ako kasi nung mga elementary, high school, kapag may sa arts po na subject, lagi po ako napupuri ng mga teacher ko na, uy, magaling mag-drawing. Pero maliit pa siya, hindi po siya nag-aaral. Talagang, nakikita na natin. Hindi, kumbaga, yun po yung notion sa, magaling ka mag-drawing, mag-architect ka. Ganun po, napanindigan ko siyang. Pinalad din siyang makapasa sa board exam. At nang maging isang lisensyadong arkitekto, agad siyang nakapagtrabaho sa isang firm. Nagtrabaho po ako para rin makapag-support-support ka lang, mama. Doon ko po na-realize, ma'am, na hindi pala ganun kabilis. Kasi kumbaga, salary-wise, hindi ka agad mataas. Bunso, naiiyak na naman ako. Dahil sa stress sa trabaho, naisipan niyang humanap ng pang-aliw sa sarili. Sinimulan niyang gumawa ng online content noong 2019. Yun nga lang, hindi pumatok ang kanyang channel. Ang 100 followers lang po ko talaga. Parang nagsimula ako, hindi yun nadadagdagan, ma'am. Kay Kim Ju. Pero ang pampalipas oras pala na ito ang magsasalba sa kanya. Noon kasing magpandemya, nawala ng trabaho si Lester. Lagapak po talaga ako. Kasi biglaan po eh. Tapos parang wala kang naipon. At the same time ako, ang pangarap ko po, syempre, mabigyan ng komportable ng buhay yung magulang ko. So talagang babang-baba po yung pakiramdam ko. Wala po akong drive na mag-work. So tumambay ako ng more than 1 year. Matagal yun, ha? Once in a while, nagtatry ako mag-vlog. Pero ang minsan ng vlog, nasundan ng nasundan. Ngunit, tutol ang mga magulang ni Lester sa kagustuhan niyang maging content creator. Lalo na't titulado siyang arkitekto. May part po sa akin na gusto ko talaga mag-vlog. Pero hindi ko po siya magawa ng tuloy-tuloy kasi iniisip ko po sila. Until parang the following year, parang yun na po yung parang ultimatum. Mag-ano ka na, mag-work ka na. Kasi, so, nag-ultimatum sila? Binigay ko po sa sarili. Ah, okay. Kasi kinakausap niya po ako eh. Umabot na sa puntong hindi na niya pinupuntahan ng mga job opening at scheduled interview. For some reason, siguro natatakot po akong matali ulit sa system na gigising ka ng alas 5, papasok ka ng alas 7 or alas 8, uuwi ka ng gabi, tutulog, biyahe, traffic. May part sa akin na gusto kong i-pursue yung pag-video. Hi everyone! Welcome back to our channel. Hanggang nanaig ang pusong content creator ni Lester. Sinubukan din niyang isali ang mga magulang sa isa niyang content. Ako nga po pala si Lester Abion. Nandito po kami sa inuupahan po namin. Kami po ay laki sa hirap. Ang pamilya po namin ay isang kahig, isang tuka na iitawid po nila na kami po ay pag-aralin dahil ang tatay ko po ay dati pong drug lord. At noong 2022, tila nagbigay ng seal of approval ang tadhana sa naging desisyon ni Lester sa buhay.
may ginawa kaming isang content. Nag-viral po siya. Siyempre, mga tao, huwag napanood ko kayo. Doon po, tinry ko pong ituloy-tuloy hanggang dumating po kami sa point na nagbablog na po kami na support na po sila. Sabi mo, this is the final look. This is the final look. Pakita niyo na po, Mami Pinky. Yung... Excited na po ba kayo? Oo nga. Ayan na po yung salamin. Wala! Sabi na na! Ay! Sabi ko naman para akong may ano! Hala! Mula sa kanilang viral video, hindi na napigilan pa ang kanilang pagiging content creators. At ngayon, ay umaani na nga sila ng milyon-milyong views. Malaki ang pasasalamat ni Lester sa mga magulang sa pagtanggap sa kanyang bagong karera. Lalo na sa kanyang nanay ganda. Hindi mo man lang ako tinulungan. Until nung sinama ko siya, ma'am. 10,000, 100,000, 200, paket na po ng paakyat. Ganda mo! Opo, ganda talaga. Tapos eventually, ma'am, na-invite na po kami ng ano, mag-guest sa ganito, ganyan. Kumbaga, doon po nila nakita na, meron din naman palang benefit yung social media. Kaya kita pinapunta dito, kasi meron tayong susubukan. Ang dami naman! Ang buho ko may katigasan. Kasi tigas na. Mukha ko. Ano yung pinakaambag niyong mag-ina sa palagay mo? Sa contents namin, prank, kalokohan, challenge. Kumbaga, gusto ko mag-enjoy din eh. I-make the most out of every moment. So, ang tingin kong ambag po namin ng talaga, yung happiness. Nakakapagpasaya po kami ng tao, ng mga nakakapanood sa amin. Especially si Mama. Happy feel po siya ng mga nanonood po sa amin. Yung mga nag-a-abroad, nagsasabi na nawawala yung homesick nila sa pamilya pag napapanood kami. Okay. Yung mga nasa barko, opo, pinababasa sa akin. Anong feeling mo ngayon, Marian? Marian River Maya. Bukas pa rin si Lester sa pagiging arkitekto. Pero sa ngayon, sasamantalahin nila ang init ng pagmamahal ng mga netizen sa kanilang kakulitan. Architect, pwede naman po nila akong kuhain kung gusto nila, ganyan. So, mas flexible po ngayon. Ilang taon kayo nung sinuko nyo ang bataan? 31. Ah, 30. Ito lang yung kay Papa mo lang sinuko. Oh, natural. Naku! Ako po, ibabaeng Pilipina. Namaharoon. Yung ginagawa nyo ngayon, sabi mo nga, hindi palaging positive. Madami ring negative. Opo. For sure. Opo. Content creation. Paano nyo tinatanggap naman yun? Pag sa akin po yung binabato nila, kaya ko po eh. Pero pag kay Mama po, medyo doon po ako naapektuhan. Thankfully, never po akong pumatol sa basho. Ang importante po sa akin, alam ko naman na mahal ko yung nanay ko. At the end of the day, ang i-check ko naman po yung nanay ko. Kung okay kami, okay ba siya? Happy enjoy lang. Ganda lang. 1, 2, 3. Wow. Marahil sa iba, mali ang pagtalikod niya sa profesional na karera. Pero para kay Lester at sa kanyang pamilya, ito ang pinakamagandang nangyari sa kanilang buhay. Lalo't magkakatuwang sila sa pagbibigay ng saya. Anong gusto niyong sabihin sa isa't isa? Kung ano ikasisiya mo, suportahan kita. Sinabi ko naman sa papa nila, kung saan masaya si Bunso, doon ako. Regalo ko yan para sa iyo. Merry Christmas. Baka ano na naman ito. Hindi naman pwede ngat-ngatin ko dahil may postiso ngipin ko. Gusto mo sabihin sa mama mo ano naman? Ako talaga, ma. Minsan napapagod. Kasi ako lahat eh. Filming, editing. Ako naman kasi ang hangat ko lang po talaga sa parents ko, ma. Hangat po ng puso ko yun, ma'am, na ma-provide po yung magandang buhay habang nabubuhay po yung magulang. Yun po yun. Okay lang yun kahit hindi mo yan. Basta si Bunso, bahala siya kung may bibigay. Salamat.